Hello guys, magandang araw sa ating lahat. Nagbabalik muli si Galidotik. Nagbabalik naman muli si Galidotik. Ngayon po, meron po akong tutorial na maibigay sa mga baguhan na mga electronics na hindi pa alam sa mga basic about sa China World TV. At saka ngayon po, ang topic natin ngayon ay tungkol po ito sa China World TV. At dito muna tayo sa kanyang video amplifier sa kanyang Sharpie Socket board section. Pero bago po tayo magsimula sa pag-tutorial na aking maibigay, ay dito muna ako sa sa kanyang RGB out. Ito po ay meron siyang ground 9 volts RGB. Sa kanyang RGB, sa kanyang out, ang kanyang normal na voltahe ay meron niyan mga 1 volts, 2 volts, 3 volts, yan po. Bawat RGB meron niyan normal na supply, sa supply na galing sa jungle IC. Papunta po ito sa kanyang video amplifier natin dito. Dito yan guys. Ngayon, ito lang po ang aking ituro kung saan ito galing na wire. Ito po ay ang kanyang ground, tsaka heater, tsaka meron yan 180 volts na galing sa kanyang circuit sa gilid ng flyback. Ito guys, ang 180 volts guys ay galing po ito sa electrolytic capacitor na filter. Ito po ay supply ng RGB dito sa ating video amplifier. Kaya yun ang pag masira ito guys, pag mag-blows, ang kanyang trouble sa picture ay retrace line na parang papel na guhit-guhit. Ngayon, dito tayo sa itaas ng aking ituturo sa inyo guys. Kanina sabi ko, ground, heater, dapat ang heater guys, meron niya normal na supply na AC, siguro mga 3 volts, 4 volts. Ang maximum talaga sa iba na mga CRT ay 4.5 volts AC. Ito ang ating 180 volts para sa RGB natin sa supply. Dito siya. Okay, ngayon guys, ituro ko naman po sa inyo ito na transistor, tatlo. Yan po ang ating bias transistor. At ito ang tatlo na resistor, yan po ay bias resistor. Yan po ang kanyang color. Ito guys, color po ito sa bias resistor, color bias transistor. Ngayon, ano pang aking ituro? Ito guys, dapat malaman po inyo ito. Sa kanyang collector dito, mayroon niya normal na voltahe na tulad sa collector, mayroon niyang na 145 volts DC, 142 volts DC, 144 volts DC. Hindi siya magkaparehas na voltahe. Tsaka dito naman tayo sa kanyang base dito sa paa. Dito guys, sa base ng transistor, ito guys, ay meron po yan normal na voltahe, mga 3.2 volts, 3.1 volts, 2.9 volts. Ito guys, mga base. At saka sa kanyang emitter guys, meron din siya na normal na voltahe, siguro mga 2.6 volts, 2.5 volts, 2.3 volts. Yan guys. Tsaka ito rin guys, kung ilan ang supply na galing dito sa kanyang collector sa transistor, ay ganoon din dito sa kanyang dito pag out niya ay hindi na siya parehas sa kanyang voltahe. Dito siya papunta sa kanyang RGB sa red, green, blue. Ito meron siyang nakasulat na label sa kanyang circuit, KG. Yan po guys, meron KG, tapos meron dyan KR. Makita nyo guys, may KR dyan.
Saka mayroon siyang KD. Ibig sabihin, ang KG, green. Ang KR, red. Ang KB, yan po ay blue. At dito guys, meron din na heater. Ito. Heater po ito guys, nakalabel, letter H. Dapat meron yan na supply na makarating dyan. Para ang net ng picture tube ay umilaw. At ito naman guys ay sa kanyang Jito. Dyan po yan, papunta ang kanyang Jito. Yan po guys. Pag meron na siyang normal na Jito, voltahe, siguro mga 300 volts, 400 volts, 500 volts. Ang ibig sabihin guys, pag mayroon dito na normal na voltahe sa kanyang Jito, ibig sabihin ang ating flyback ay nag-oscillate na siya. Yan po ang ibig sabihin. Ito po ang kanyang CRT circuit na tinatawag. Pag may problema dito guys, pag may mga green sa loob, ang kanyang trouble ay mag-ano yan, mag-blurred ang picture sa ating TV. Dito naman po ang kanyang ground po ito guys, papunta sa kanyang ground line sa picture tube na kulay puti. Kaya ngayon guys, meron po akong ituturo na sikreto o technique. Kung sakali na kayo mag-resolder dito, dapat guys, malinis, hindi siya marumi. Kasi kung hindi siya malinis, parang pag-resolder mo ay parang may ground sa gilid. Ang pisa guys dito sa transistor ay uminit po yan. Dapat pag hawak mo guys, pag uminit siya, abnormal po yun. Kasi dito guys sa kanyang paa ng transistor sa bias ay may grounded. Dapat hindi siya marumi sa pag-resolder. Dapat maganda. Kasi kung may marumi ang kanyang pag-resolder, hindi maganda, maaaring magka-ground. Ang resulta guys ay umiinit ang ating transistor, masusunog. Yan po ang iba na ay kasi guys, anak na naka-experience na ako noon, nag-repair ako ng ganito, yung nagtrabaho pa ako sa electronic shop. Pag marumi ang dito, pag resolder mo, iinit ang kanyang transistor at minsan masusunog. Kaya ang technique na lang ay change board na lang, kasi kahit anong gawin mo na linisin dito ay masusunog pa rin, uminit pa rin ito. Tsaka iwas po ang paggamit ng locker retainer dito sa circuit board, kasi pag gamitan mo ng locker retainer, minsan ang iyong transistor ay iinit yun, masusunog. At akala mo na may sira dito, pero ang problema pala ay meron ground sa kanyang circuit. Kaya yan lamang po ang aking maibigay na tutorial para sa mga baguhan na mga electronics. Kaya wag po natin kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Galidotech. Maraming salamat po.